Ito ang unang pagkakataon na nabigo ka sa isang misyon, Agent Primo. Dismayado na wika ng kanilang resident agent in charge. Maging siya ay dismayado sa sarili. Hindi niya napigilang sabunutan ng sarili dahil sa inis na nararamdaman. Kundi lang talaga dahil sa babaeng yun, inis niyang sambit. Code Yellow. Mahinang sambit ni Agent Primo sa kanyang earpiece habang palihim na sinusundan ng dalawang lalaking nag-uusap ngayon na papasok sa isang VIP room sa ikalawang palapag ng bar. Code Green. I repeat, Code Green. Sambit niya ulit matapos ang isang minuto na makapasok ang dalawa. Pwede ba makisali? Malamig niyang turan nang makapasok siya sa parehong kwarto na pinasukan ng dalawang tao. Tila na estatwa ang dalawang lalaki habang nasa kalagitnaan ng transaksyon. Kung ako sa'yo, hindi ko natatangkain pang gumalaw ni kahit kumurap man lang. Wika ni Agent Forth na ngayon ay tinutukan na ng baril ang isang lalaki na nagmamadali na isarado ang isang briefcase na naglalaman ng mga illegal na droga. Isang galaw mula sa'yo at pasasabugin ko ang bungo mo. Mariing saad ni Agent Fifth sa lalaking katransak ng isa at tinutukan din ng baril ang ulo nito. Dalhin mo ang briefcase na yan, Agent Forth. Utos nito sa agent at naunang lumabas sa VIP room. Ngunit, nang makalabas sila, ay siniko ng malakas ng lalaki si Agent Forth at mabilis na hinablot ang briefcase at itinakbo ito. Stupid! Nakapamulsang wika ni Primo habang pinagmamasda ng lalaki na nakisiksik sa crowd para makalabas. Agent 6 and Agent 8, be on guard. Wika niya si earpiece. Roger that. Sabay na sagot naman ang dalawang agent sa kabilang linya. Subukan mo rin tumakbo at hindi ako magdadalawang isip na pasabugin ang ulo mo rito. Mariin na wika ni Agent 5 sa lalaking nasa kanyang tabi nang akmang tatakbo rin ito. Hey! Inis na asik na isang babae nang mabangga siya ng lalaking nagtatakbo sa parking lot na kanyang kinaroroonan. Napasmirk siya nang makitang may daladala itong briefcase. Bago pa maka-action ng dalawang agent na nagmamasid sa may parking lot, ay nagulat sila nang may balisong na tumutok sa paa ng lalaki na nagpahinto rito mula sa pagtakbo. Hindi sila tuluyang nakalapit dito nang biglang may babaeng nagpunta sa direksyon ng lalaki. Ayoko sa lahat. Ayon tumatakbo na hindi tumitingin sa dinaraanan. Malamig na tura ng babae sa lalaki at walang sabing binunot ang balisong na nakatarak sa paa nito. Umigik sa sakit ang lalaki at maging ang dalawang agent na nanonood ay napasinghap. Mas ayoko rin na binabangga ako ng kung sino-sino lang. Pagpapatuloy nito at hinaplos ang pisngi ng lalaki gamit ang balisong na nababahira ng dugo nito. Sino ang babaeng yan? Bulong ni Agent Primo. Huhulihin na sana namin ang lalaki. Nang bigla na lang niya, tinirad ang balisong yung lalaki sa binti. Pati sa paa. Rinig niyang sagot ni Agent 8 sa pamamagitan ng kanilang earpiece. Pilit na tumayo ang lalaki at susuntukin sana ang babae, ngunit nasalo ito ng huli. Oops! Mapanuyan niyang saad dito. Aray! Napaigik sa sakit ang lalaki nang ipinilipit ng babae ang kanyang braso. Pinakaayoko sa lahat, yung kriminal na may lakas ng loob na lumaban kahit mahina naman. Bulong niya rito at siniko ng malakas ang lalaki sa kanyang sentido. Ngunit bago pa man ito bumagsak sa sahig, ay isang putok ng baril ang kanilang narinig. Halos mapamura si Agent Primo nang makita ang dugong bumubuhos sa noon ng lalaki na nasa harap ng babae. Dalhin niyo agad ang lalaki niya sa loob ng sasakyan. Wika ni Agent Primo kay Agent 5 na tinutukoy ang lalaking katransak ng lalaki kanina
na ngayon ay wala ng buhay at nakahandusay na sa sahig. Sunod-sunod na putok ng baril ang kanilang narinig, kaya't mabilis silang nagtago sa gilid ng mga kotse. Isa pang putok ng baril ang kanilang narinig at halos masuntok na ni Agent Primo ang sasakyan sa kanyang harapan. Nang kasunod na, bumagsak sa sahig ang katawan ng lalaking hawak-hawak ni Agent Fifth. Galit na naihilamos ni Agent Primo ang sariling muka. "Here." Nagitla si Agent Primo nang inihagis bigla ng babae ang briefcase sa kanya na agad niya namang nasalo. Tinitigan siya ng mariin ng babae. "Next time, keep your eyes on the prize." May diin sa bawat salita nito. Inis na sinipa ni Primo ang vendo machine sa kanyang harapan. "Whoa, whoa, relax, dude." Birong sambit ni 8 na nasa tagiliran niya pala. "Kundi lang dahil sa babaeng yon." Inis niya sambit at ginulo ang kanyang buhok. Tinapik naman ni 8 ang kanyang balikat. "San ka ba talaga naiinis? Doon sa babae o sa sarili mo? Dahil gaya namin ay nakatayo ka lang din habang pinapanood ang babaeng yon." Kunot noong tiningnan niya ang kapwa agent. "Kasi aminin mo, namamangha ka rin sa babaeng yon. Nakakatakot ang mga babaeng agents natin dito. Ngunit kakaiba ang aura ng isang yon." Tila namamangha pang sabi ni 8. "Ano na kamamangha dun?" Inis niyang tanong sa sarili. "Nagtataka talaga ako kung sino ang babaeng yon." Ito ang narinig niyang wika ng isang babae sa kanyang team na si Fifth nang magtungo siya sa living room ng kanilang headquarters. "Hindi ba titigil ang mga to sa kakaisip sa babaeng yon?" Naiinis pa rin siya sa tuwing naaalala niya ang ginawa nito. "Parang gusto ko makapagkaibigan sa kanya. She really seems so cool." Namamanghang tugon ni Fifth habang tahimik lang sa isang silid si Primo at nagbabasa ng mga files. "At ano nga yung huling sinabi kay Primo?" "Next time, keep your eyes on the prize." Panggagaya pa ni Fort sa babae at nakita nila nung gabing yun. "Tingin ko nga parang alam niya kung ano tayo eh." Sambit naman ni Six. "You think so too? Parang no, yun din kasi ang iniisip ko." "Pwede bang tumigil na kayo kakaisip sa babaeng yun? Kung di lang siya nagpasiga-siga, ay baka nadala pa natin ang mga sindikatong yun dito ng buhay." Halata ang inis ni Primo sa bawat salitang kanyang binibitawan. "Okay, zip." Sambit ni Fifth at umaktong zinizip ang kanyang bibig. "Maiba nga ako. Di ba bukas na ang dating ng bagong dadagdag ng agent sa agency natin?" Tanong ni Fort sa kasamahan. "Oo nga pala, bukas na yon." Sambit ni 8 nang maalala ang tungkol doon. "Rinig ko nga ay sa team natin siya idadagdag?" "Sa agency kasi nila may iba't ibang team. Sa team nila, kasama nila si Primo, si Fort, Fifth, Sixth at 8. Excited na nga ako makita siya eh, sana pogi." May halong tilipa na sabi ni Fifth at agad naman siyang hinagisa ni 8 ng unan. "Palagi na lang pogi ang nasa isip mo, Fifth." "Tse, nakakasawa na rin kasi yung mga pagmumukha nyo." "Sana nga lang ay hindi kasing tigas at lamig ni Primo. Sana yung marunong umiti." Birong wika ni Fort at pabirong nagtakip ng kanyang bibig nang tingnan nito ng masama ni Primo. "Sa wakas, mamimit na rin natin siya." Excited na saad ni Fifth habang nakatayo sila sa assembly hall. Pinatawag sila ng maaga ng kanilang resident agent in charge at lahat ng agents ng kanilang agency ay naroon sa assembly hall. "Ilang linggo na ang nakakaraan ng ipaalam ko sa inyo na may dadagdag sa agency natin. Siya ay dating agent ng kaparehang agency ngunit ngayon ay dito siya nakadestino." Panimulang saad ng kanilang resident agent in charge. Habang nakatayo ito sa may podium sa stage ng assembly hall. Siya rin ang nangungunang agent ng ahensyang yun. "Yun oh, magdadagdagan ng isang primo ang team natin." Sambit ni 8. "Top agent, huh?
kusal ni Primo sa sarili. Everyone, let's welcome our new agent and the new member of the Alpha Team, Agent Uno. Uno? Number one? Tss. Sa isip-isip ni Primo. May pagkakapareho pa ang codename nila ni Primo. Pahayag naman ni Six. Bumukas ang pinto ng kanilang assembly hall at nagulat ang lahat nang pumasok ang bagong agent na naka black leather pants at black leather jacket na may wavy na buhok. She's a woman? Takang tanong ng isang agent. Akala ko lalaki. Ang astig naman ng bagong team member nila. Iba't ibang bulungan at komento ang pumuno ng assembly hall ukol sa bagong dating na agent. Ngunit mas nagulat ang team nila Primo sa babaeng kapapasok lang. Siya nga yun. Pangungumpirma ni Fort. Is that the girl from that night? Oh my gosh! Tili ni Fifth at agad na nilapitan ang babae at inangkla ang braso nito sa braso ng babae. Sabi ko na nga ba, I knew you were something that night. Welcome to the team, best friend! Masayang wika niya rito. Ginantihan naman siya ni Uno ng tipid ng ngiti. Wow, feeling close? Best friend agad? Hindi mo man lang tinanong kung gusto ka rin ba niya maging best friend. Tura ni Fort kay Fifth na ginantihan lang ng belat ng huli. Siya? Ang bagong ka-team namin? Can this day get any worse? Inis na wika ni Primo sa sarili. Agent Uno, mula ngayon, kasabi ka na ng Team Alpha. From now on, sila na ang palagi mo makakasama sa bawat misyon. Team Alpha, specifically Agent Primo as the team leader. Agent Uno, nasa ilalim ka ng kanyang pangangalaga. Pahayag ng resident agent in charge sa team nila Primo. Yes, sir. Sabay nilang sagot at sumaludo pa rito. Natapos ang pagpupulong na yon at dumiretso ang kanilang team sa sariling quarter. Welcome to our team's quarter, Bessie! Masayang pag-welcome ni Fifth sa bagong agent. Inismira naman siya ni Fourth dahil sa pagiging feeling close nito. Napatango na lang sa kanya si Uno at inilibot ang paningin nito sa kabuuan ng kanilang quarter. Uno, right? Magtatanong pa sana si Six nang pinutol siya ni Primo. Tama na yan, Dada, at magtrabaho na tayo. Ipagpatuloy niyo ang pag-iimbestiga tungkol dun sa misyon natin na napurnada dahil sa isang pakialamera. Matigas na saad ni Primo at masamang tiningnan ang bagong agent, ngunit kahit saglit na paglingon ay hindi nito ginawad sa kanya. Diretso lang ang titig nito na tila ay walang narinig. Primo, bakit? Ang sinasabi ko lang naman. Nasaan ang kwarto ko? Blanko ang tanong ni Uno na nakatingin kay Fifth. Mas lalong nainis ang binata rito dahil sa pagputol nito sa kanyang sasabihin. Doon ang mga rooms natin sa pangalawang palapag. Saad ni Fifth rito at itinuro ang itaas na bahagi ng kanilang quarter. May available pa bang kwarto na walang gumagamit? Her tone is giving me goosebumps. Walang kaimo-emosyon. Saad ni Eight sa isipan. Meron, sa dulo, left side. Katabi yun ang room ko. Tiningnan lamang siya nito at tinanguan. Tutulungan ka na... Huminto agad sa pagsasalita si Fifth. No, kaya ko naman. Saad ng babae. Tuluyan nang umakyat ang babae sa ikalawang palapag, dala-dala ang dalawang maleta. Nang masiguradong nakapasok na si Uno sa kwarto, ay agad na binatukan ni Fifth si Primo. Hoy, ano yun? Huwag mo akong mahihay dyan, Primo ha. Team leader ka namin pero babatukan pa rin kita kapag umatitude ka. Tiningnan lang na matiim ni Primo si Fifth. Nilibot ni Uno ang kanyang tingin sa kwarto. Not bad. Malaki din naman kagaya ng kwarto ko sa dating agency. At malinis din. Napahiga siya sa malambot niyang higaan at napabuntong hininga. Welcome to another hell, Uno. Mahina niyang wika sa sarili. Pababa na siya sa hagdan nang marinig ang usapan ng mga bago niyang kasama.
Can you let it pass, dude? May maliri naman tayo nung gabi na yun. Wika ng isang lalaki na kung hindi siya nagkakamali ay si Agent 6. Let it pass? Nabigo tayo sa misyon na yun dahil sa babaeng yun. Mas lalong matatagalan ang pagpuksa natin sa grupo ng sindikatong yun. Agent Primo, ganito ka ba kababaw? Ani Uno sa kanyang isipan. Tuluyan siyang lumapit sa mga ito. Kahit wala ako sa eksenang yun, ay hindi niyo pa rin maisasagawa na matagumpay ang misyon na yun. Malamig niyang turan. Napatingin sa kanya ang lahat maliban kay Primo. Anong sinasabi mo? Na incompetent kami. May inis na wika nang binata at humarap sa kanya. Ikaw ang nagsabi niyan ha, hindi ako. Mapanuya niyang sabi at matiim itong tiningnan. Bago pa man kayo makarating sa bar na yon, ay napapalibutan na ang lugar na yon ng mga kasaping nila. Handang patayin ang sariling kasama ko sakaling mapurnada ang transaksyon na yon. 5 sniper ang naroon sa parking lot na yon. Naghihintay ng tiyempo para kunin ang buhay ng mga sindikatong yon. Mahihimigan ang galit sa pananalita ng babae. Her eyes is fuming with anger. Paano niya nalaman na may 5 sniper nga doon? Sigurado akong may nakapalibot sa amin noon. Pagkatapak pa lang namin ng parking lot. Ngunit hindi ako sigurado kung ilan ang bilang. Maging si Primo, kahit inis, ay hindi napigilang magtaka sa babae. Teka, paano mo nalamang may 5? Tsaka kung alam mo nga, bakit hindi ka nagtago nung nagpaulan ng bala? Kasi sa pagkakatanda ko, nakatayo ka lang nun kahit umuulan ng bala. Takang tanong ni Fort sa babae. If you're observant enough, malalaman mo yun. Mariing sabi ng babae at bahagya pang tumingin kay Primo. I didn't bother hiding kasi hindi naman nila ako papatayin. Or should I say tayo, hindi nila tayo papatayin. Anong ibig mong sabihin? Napabuntong hininga ang babae na tila ay naiinip na. They only want those 2 dead. Yung pagpapaulan nila ng bala ay hindi para patayin tayo, kundi warning lang yun. It's like saying, never mess with us again. Tila nawawala ng gana na saad ng babae at tinalikuran ng mga ito. If you were that know-it-all, bakit hindi ka nalang gumawa ng paraan para maisalba ang lalaking yun? May inis, ngunit matigas na tanong ni Primo sa babae nang tumapat ito sa gilid niya. Kita niya naman sa gilid ng kanyang mga mata ang mapanuyang ngisi nito na nagpatindig ng kanyang balahibo pati na rin ang ibang agents. Sabi ng matandang yon ay ikaw daw ang pinakamagaling na agent dito. Now I am really doubting his judgment. Tila nagpantingan tenga ni Primo sa sinabi nito. At marahas siyang napatingin dito at mahigpit na hinawakan ang balikat nito. Bago ka pa lang dito. Kaya huwag kang umasta na parang kung sino. Matigas niyang sabi sa babae at galit na tumitig dito. Primo, ano ba? Ngunit hindi tuluyang nakalapit si Fifth at gulat na napasinghap sa mabilis na pangyayari. Nakita na lang nila ang pagbulagta ni Primo sa sahig. Tama na! Matigas na pagpipigil ni Eight, ngunit tila walang narinig si Uno. Iniluhod ng babae ang isang tuhod malapit sa tabi ng gulat na si Primo. Number one rule of being an agent is to never stick your nose to someone's business. Imbis na isisi mo ang iyong pagkabigo sa misyon sa ibang tao, bakit hindi mo tanungin ang sarili mo? Ano ba ang hindi mo ginawa? Malamig man ang boses, ay blanco naman ang mukha ni Uno habang nagsasalita. Maging ang mata nito ay tila walang emosyon. Hindi ibig sabihin na dahil nasa taas ka hindi ka nagkakamali. In fact, you will never really become the best kung hindi ka marunong tumanggap ng pagkakamali at kung hindi ka marunong matuto mula sa mga ito. Tumayo si Uno at tumalikod sa mga ito. If you don't want me in this team, believe me, I feel even worse. But I needed to be in this team. Kaya kahit sa ayaw at sa gusto mo, magtiis ka. Saad nito bago tuluyang umalis. Naiwan ang lahat na nakatulala sa gulat ng mga pangyayari.
Tumayo naman si Primo na tila walang nangyari at nanatiling blanco ang muka. Putok ng baril ang umalingawngaw sa sarili nilang firing range ng kanilang headquarters. "Is there anything she's not good at?" tanong ni Fifth sa sarili habang pinagmamasdan si Uno na lahat ng target ay nabubullseye. Natigil sa pagbaril ang babae at lumingon kay Fifth. Lumapit si Fifth sa babae habang tinatanggal nito ang mga suot na firing equipment. "Pasensya ka na dun kay Primo. Frustrated lang talaga ang isang yun. Ito kasi ang unang pagkakataon na hindi siya nagtagumpay sa misyon. Kaya siguro hindi niya rin alam paano i-handle. Kaya ikaw ang napagbuntunan niya ng sisi." Hinarap niya si Fifth at mariin itong tiningnan. "Don't try to make excuses for someone's misbehavior. Mas lalong hindi siya matututo." Natahimik naman si Fifth sa sinabing ito ni Uno. Lahat ng sasabihin niya ay napakalalim ng mga punto. Saad ni Fifth sa sarili. Tahimik lamang siyang nakasunod dito hanggang sa makapasok sila sa sala ng kanilang quarter kung nasa naroroon ng lahat maliban kay Primo. "Uno, dito ka muna." Pigil sa kanya ni 8 nang aakyat na sana siya sa kanyang kwarto. Wala siyang nagawa at umupo sa couch kasama ang mga ito. "Alam kong hindi maganda ang naging simula natin. Kaya't simula natin ulit." Nakangiting saad ni 8. "Tama. Tsaka hindi pa namin ipapakilala ang mga sarili namin. Ako na ang mauuna." "Uno, the names 6, your 4th, 5th, 8th. And that hot-headed person is Primo." Saad niya at tinuro isa-isa maliban kay Primo na hindi nila kasama. "Kilala mo kami?" Gulat na bulalas ni Fifth. "May mga pagkakataon na nakikita ko nga kayo sa mission eh. Hindi nyo lang napapansin pero minsan ay nakamasid ako sa tuwing may mga mission kayo." "Ano? Ibig sabihin, noon pa lang ay nakita mo na kami?" Hindi makapaniwalang tanong ni Fort. "Bago rin ako nalipat dito, pinakita sa akin itanda ang mga pictures nyo at pinakilala sa akin." "Teka, sinong tandaan tinutukoy mo?" Takang tanong sa kanya ni 8. "Officer 00? Diretso niyang sagot na ang tinutukoy ang kanilang resident agent in charge. "You call him tanda?" Natatawang tanong ni Fifth at nagkibit-balikat lang si Uno. "Alam mo, magkapareha nga talaga kayo ni Primo." Natatawang sabi ni 8. Napasimangot naman si Primo dahil naroon lang siya sa gilid ng hagdan at nakikinig sa usapan ng mga ito. Kaya nga eh, siguro yun ang dahilan kung bakit palaging may tense sa pagitan nyo. "Pareho kayong nangungunang agent. Magkapareha pa ng code. Tsaka ikaw lang ang nagpatumba sa kanya ng ganun." Singit naman ni Fort. "Wala pa kasing ni isa rito ang nakagawa nun sa kanya. Isa pa, tanda rin ang tawag dun kay Officer 00. Parang girl version ka nga talaga ni Primo." "May girl version, ha?" Ani Primo sa kanyang isipan. "Dad, pakiusap, tigilan mo na to." Mahina at lumuluhang pakiusap ng dalagang si Leila Imo sa kanyang ama. "Leila, pangako matatapos din to." Mahinang sambit ng ama sa dalagang nakahiga sa kama at may iba't ibang aparatos na nakakabit sa katawan. "Dad, please! Please!" Pagmamakaawa ng dalaga nang iturok na ng ama ang isang injection sa kaliwa niyang braso. "Hush now, Leila. Magiging okay ka rin pagkatapos nito." Pang-aalo nito at tuluyang itinurok ang injection at napasinghap si Leila sa kakaibang sakit na bumalatay sa buo niyang sistema. Napabalikwas ng bangon si Uno at pinagpawisan ng malagkit. Ramdam niya ang lakas ng pintig ng kanyang puso at bilis ng kanyang paghinga. Lumabas siya ng kanyang kwarto at nagtungo sa training room ng kanilang quarter. "It's been 5 years, Tracy. Malapit ko na silang mapagbayad." Mahinang sambit ni Primo habang hinahaplos ang larawan ng isang babae. "Buhay nila, kapalit ng buhay mo." Palabas na si Primo ng kanilang study room
kung saan naroroon lahat ng files at records ng kanilang mga misyon at imbestigasyon. Nang makarinig siya ng kalabog ng punching bag, dahil katabi lang ng kanilang study room ang kanilang training room. Nang dumaan siya rito, ay nakita niyang may konting siwang ang pinto kaya sumilip siya. Ngunit nagulat siya nang hindi pala si Fort ang nasa loob kundi si Uno. Hindi niya napigilang humanga sa babae. Kahit inis siya rito, ay hindi niya rin maitatanggi ang galing nito. Napapitlag si Primo nang sumigaw bigla ang dalaga na tila ba galit na galit. Lumapit ito sa may dingding at malakas na napasuntok dito. Ramdam niya ang galit ng dalaga kahit malayo siya. Uno, you're a mystery. Anong nangyari dyan sa kamay mo? Rinig ni Primo na tanong ni Fifth kay Uno nang makababa ito sa dining hall. Napatingin naman ang lahat ng kanilang kasama, maging si Eight na nagluluto ay saglit na napatingin sa kamay ng dalaga. Nag-training lang ako kagabi. Plain na sagot ni Uno at umupo ito sa tabi ni Fifth. Inihain ni Eight ang nalutong pagkain sa lamesa at nagsimulang kumain ng lahat. Nagustuhan mo ba, Uno? Excited na tanong ni Eight dito. Not bad. Maikling sagot ni Uno habang umunguya. She's not fond of compliments, eh? Very primo. Patawa-tawang saad ni Eight sa sarili. The best ka talaga, Eight. Si Fifth ang nag-compliment sa kanya. But racist, the bestest. Pahayag naman ni Primo na nagpahinto sa lahat maliban kay Uno. What? She is for me. Tipid ng nginitian siya ng mga kasama at nagpatuloy ang mga ito sa pagkain. Kung andito lang siya, things would have been a lot different. Tila may lungkot na pahayag ni Primo. Salamat sa pagluluto, Eight. Pasalamat ni Uno nung matapos na siya at tumayo papuntang lababo. Naku, Besi, huwag mo na yung hugasan. Iba-iba kasi tayo ng assignment kada araw. Pagpigil sa kanya ni Fifth nang huhugasan niya sana ang kanyang pinagkainan. Pasensya ka na, di ko nasabi sa'yo. Nakalagay naman sa bulletin board natin kung sino ang maghuhugas ngayon at kung ano ang mga assignment natin. Nakangiting pagpapatuloy ni Fifth. Oh, okay. Hindi ba kayo ganun sa dati mong agency? Tanong ni Six sa kanya. Tinignan naman siya sandali ni Uno. Wala akong team doon dati. Sagot niya na ikinagulat ng lahat. Talaga? Ibig sabihin gumagawa ka ng mission mag-isa? Takang tanong ni Fort sa kanya. Tumango naman ang babae. Simula nung maging agent ako, ay mas gusto ko magtrabaho na mag-isa lang. Then why now? Pwede mo rin naman sabihin kay Tanda na ikaw lang mag-isa. Kunot noon na tanong ni Primo sa kanya. Tinignan niya saglit ang binata bago ito sinagot. Gaya nga ng sabi ko, I needed to be in this team. Mariin itong sabi at tinalikuran na sila. Ngunit bago man siya tuluyang makaalis ng kusina, ay may pahabol pa na tanong ang binata. Why? Bakit kailangan mong maging isa sa team na to? Tinignan niya ang binata mula sa kanyang balikat. Ganyan ka na ba ka-interesado sa akin, Agent Primo? Mapanuyan itong tanong at ninisian ang binata bago tuluyang umalis. Alam mo, bagay kayo. Panunuksong tugon ni Fifth sa binata. I only have my eyes and heart for Tracy. Sad nito na nagpangiwi sa kanyang mga kasama. Dude, 5 taon na ang nakaraan simula ng... Hindi na natuloy ang sasabihin ni Six nang tingnan siya ng masama ni Primo. Sino si Tracy? Tanong ni Uno kay Fifth nang naroon silang dalawa sa study room habang ang mga lalaki ay nagtitraining. Ah, naku, siya yung nobya ni Primo ng halos 3 taon. Nasaan na siya ngayon? Namatay siya 5 years ago. Biktima siya ng sindikatong nagpaproduce ng mga illegal na droga. Kaparehong sindikato na sinusubukan na hulihin ng team natin. Pahayag sa kanya ni Fifth. Kaya nga katingkati siya na mahuli ang sindikatong yun.
Dahil yun ang dahilan kung ba't namatay ang nobya niya. Napatango-tango naman si Uno sa sinabi ng dalaga. Nakita niyo ba siya? Isang beses lang, nung dinala siya ni Primo dito para ipakilala sa amin. Maliban doon, mga kwento na lang. Bukang bibig din kasi siya palagi ni Primo, lalo na nung namatay ito. Paulit-ulit na nga eh. Minsan, hinahayaan na lang namin kasi baka sa pamamagitan nun, mailabas niya yung lungkot niya at sakit na nararamdaman niya. Kaso nga lang, ay tila hanggang ngayon di pa rin siya nakaka-move on. Kahit 5 taon na ang nakakalipas. 5 years. Tracy? Bakit pamilyar sa akin ang pangalan na yun? Tahang tanong ni Uno sa kanyang sarili. Nakaupo silang lahat sa kanilang sala nang tumunog bigla ang kanilang intercom. Team Alpha, see me at my office. I repeat, Team Alpha, see me at my office. Mabilis naman silang nagtungo sa opisina ng resident agent in charge at nagpakita roon. Team Alpha reporting, sir. Malakas na wika ni Primo at sumaludo silang lahat dito. Gumanti rin ito ng saludo sa kanila. Maghanda kayo para sa panibagong misyon bukas ng gabi. May transaksyon na naman na magaganap bukas ng gabi sa basement ng isang restaurant. Dalhin nyo ng buhay ang kasapi ng sindikatong yon. Naiintindihan nyo? Tanong ng resident agent in charge. Sir, yes sir. Pagsang-ayon ng kanilang team. At sa pagkakataong ito, ayoko nang mabigo kayo. Nagkakaintindihan ba tayo? Sir, yes sir. Good. Umaasa ako sa inyo. Shaw Restaurant, 8 p.m. Pagbasa ni Six sa file na naglalaman ng impormasyon patungkol sa mangyayaring transaksyon bukas ng gabi. Okay team, ito ang gagawin natin. At inilatag ni Primo sa kanyang team ang kanilang plano sa isasagawang misyon. Tracy, I will make sure I won't fail this time. Wika ni Primo habang nakatingin sa larawan ng isang babae. Naririto siya ngayon sa kanilang study room at pinag-aaralan ng bawat detalye sa mismong gagawin nila ilang oras na lang mula ngayon. Naghahanap ng file si Primo sa shelf nang matuon ang kanyang atensyon sa isang lumang newspaper. Lalong kumunot ang kanyang noo nang makita ang headline nito. Kasamang nahuli ang isang babaeng membro ng naturang sindikato na gumagawa ng mga ilegal na droga na si Leila Imo. Basa ni Primo sa ilang parte na nakasaad na balita. Tinitigan niya ang larawan ng babae at halos mapamura na mapagtanto kung sino ito. Agent Uno? Team, standby. Wika ni Agent Primo sa kanyang earpiece habang nakamasid sa kararating lang na 2 van. Armado silang lahat. Saad ni Agent 8 nang makitang kasamang bumaba ang mga armadong lalaki. Kung wala na tayong ibang choice, lalabanan natin sila. Balik na sambit ni Agent Primo sa kanyang earpiece. Code green. I repeat, code green. Wika ni Agent Primo sa earpiece at pumasok sa eksena ng mga nagtatransaksyon. Hold it there. Malamig niyang wika sa mga ito. Agad naman siyang tinutukan ng baril ng 10 armadong lalaki na kasama ng mga ito. Ngunit may baril din na tumutok sa likod ng ulo ng mga armadong lalaki. Dahil doon, napangisi si Agent Primo. Ibaba niyo ang mga armas niyo. Malamig na saad ni Agent Uno. Ibinaba naman ng mga lalaki ang kanilang mga armas, ngunit kaagad silang humarap sa mga agent at umatake rito. Ngunit agad naman nilang nasangga ang mga atake nito at nilabanan ang mga ito. Kinuha naman ni Agent Primo ang pagkakataon na hulihin ang lalaking kasapi ng sindikato. Ngunit maging ito ay nakipaglaban sa kanya. Mahihina. Mahinang sambit ni Agent Uno nang makitang nakabulagtada ang lahat ng mga armadong lalaki. Ano ba ang dahilan mong hulihin sila kung dati ka naman nilang kasapi? Nagngingit-ngit na tanong ni Agent Primo sa sarili na tinutukoy si Agent Uno. Dahil sa mga bumabagabag sa kanyang isipan, ay nawaglit-saglit ang isip niya na ang sindikatong kanyang kinakalaban at nasipa siya nito sa sikmura kaya napaatras siya ng konti.
Mabilis na tumakbo ang sindikato, ngunit nahinto ito nang may balisong na tumarak sa binti nito. Huwag mo nang subukang tumakbo, dahil kahit mga kasamahan mo ay hindi ko hahayaang kuhanin ang buhay mo. May diin na sambit ni Agent Uno na makalapit sa lalaki. Nasaan si Uno? Tanong ni Primo habang nandito sila sa kwarto kung saan nakatali ang lalaking membro ng sindikato. Nakita ko siya kanina umakyat sa kwarto pagdating natin dito. Sagot naman ni Six. Mula nang mahuli nila ang lalaki, ay tahimik na nakasakay lamang si Agent Uno sa likod ng kanilang sasakyan at kaagad na humiwalay sa kanila pagkadating nila sa headquarters. You're confusing me, Agent Uno. Kung kasapi ka nila dati, eh bakit kasama ka namin ngayon na hinuhuli ang mga dati mong kasamahan? Tanong niya sa isipan. Hindi ka ba talaga magsasalita, ha? Galit na tanong ni 8 sa lalaking nakatali sa upuan sa kwartong kinaroroonan nila. Napasigaw sa sakit ang lalaki nang sinaksak ni Fort ang kamay nito gamit ang isang matalim na kutsilyo. Uulitin ko, nasa ng main factory nyo? Nang gagalaitin na tanong ni Fort dito, ngunit na natiling tikom ang kanyang bibig. Hindi natiis ni Primo at lumapit siya sa lalaking nakatali at sinungalngal ng baril ang bibig nito. Magsasalita ka o patatahimikin kita habang buhay. Halata ang takot sa mga mata ng lalaki, ngunit ni isang salita ay wala itong binitawan. Isa, pagbibilang ni Primo. Dalawa. Ngunit wala pa ring imik ang lalaki kahit ramdam niya ang inig dito sa buong katawan. Tatlo. Hindi yan magsasalita. Ani Uno, nakapapasok lang sa kwarto at nakatingin sa lalaki ng diretso. Kahit anong sugat at sakit ang iparanas niyo riyan, wala kayong makukuha ang impormasyon dyan. Mariinitong saad. Hinarap naman siya ni Primo. Bakit tila alam na alam mo ang likaw ng sikmura ng mga sindikatong to? Malamig ang tono ng pananalita sa kanya ni Primo. Pabayaan na muna natin siya ngayon. Bukas ng umaga, pipigain natin ang impormasyon na kailangan natin na makuha mula sa kanya. Saad ni Uno na binabaliwala ang tanong ni Primo. Lumabas na siya ng kwarto ngunit mabilis na sumunod sa kanya si Primo at hinarangan siya nito. Bakit ipagpapabukas man natin, Agent Uno? Kung pwede naman nating makuha ang impormasyon ngayon. Asik nito sa dalaga. Gumanti naman ang titig sa kanya ito. Kaparehong lamig at kaparehong tigas ang kanyang mga titig rito. Then go. But I'm telling you, sinasayang mo lang ang oras mo. Hayaan muna siya mapagtanto niya ang sitwasyon niya ngayon. Tomorrow, when he's all hungry and thirsty, then mas magiging madali na i-provoke siya, di ba? Bakit ba parang akala mo kung sino ka na alam ang lahat? Hindi mo ba alam na habang binibigyan natin ng oras ang kriminal na yan, ay maaaring maraming tao ang naghihingalo at nag-aagaw buhay? Galit na tanong ni Primo. Kung hindi dahil sa mga sindikatong yan, nandito pa sana si Tracy. Kung hindi dahil sa kanila, ay nakakasama ko pa sana siya. Kung sana ay buhay pa siya. But she's not. Diretso ang sagot ni Uno kay Primo na mariing nakatitig sa kanyang mga mata. She's no longer alive. She's no longer here. She's no longer here with you. Napatanga ang lalaki at hindi nakapagsalita. Lalo namang napasinghap ang kanyang mga kasamahan sa kasunod na sinabi ni Uno. She's dead. Patay na si Tracy, Primo. Malamig niyang turan at nilagpasan at binanggapan ng mahina ang binata. How dare you say that? Nakakuyom ang kamao ni Primo habang nakatungo. Nanatiling nakatalikod ang babae kay Primo. Sinasabi ko lang ang totoo, Primo. Killing that bastard wouldn't brought Tracy back to life. Madali sa iyong sabihin yan. Kasi isa ka naman sa mga pumatay sa kanya. Biglang napaharap si Uno sa kanya na nakakunot ang noo. Maging ang kanilang mga kasamahan ay naglumihanan sa sinabing iyon ni Primo. Anong pinagsasabi mo, Primo? Lahat na lang ba talaga ng masasamang bagay ay isisisi mo sa akin? Tanong niya. Bakit?
Hindi ba totoo, Agent Uno? Or should I say, Leila Imo? Parang biglang tinakasan ng lakas si Uno nang marinig ang sinabi ni Primo. Lalo na nang diinan pa ni Primo ang salitang pagkabanggit sa pangalan niya. Muntik na matumbas si Uno ngunit agad siyang nadaluhan ni na 5th at 8th. Ano ba, Primo? Ano ba pinagsasabi mo? Inis na tura ni 5th kay Primo. Ngunit hindi siya pinansin ni Primo at patuloy lang ito sa pagtitig sa dalaga. O bakit, Leila? Nanghihina ka ba kasi alam namin ang totoo mong pagkatao? Kaya ba alam na alam mo ang likaw ng sikmura ng mga sindikatong yun kasi dati ka rin miyembro nila? Kaya nga nagtataka ako eh. Bakit hinuhuli mo sila ngayon? O palabas lang ba ang lahat ng ito kasi isa kang espiya nila? Kasi hindi ba't 5 taon na ang nakaraan nang mahuli ka ng mga pulis? Dahil kasapi ka ng mga sindikatong yun? Ramdam ni na 5th at 8th ang panginginig ng kanyang buong katawan. Tila may konting pag-aalala na bumalot sa sistema ni Primo para sa dalaga. Ngunit mas nangibabaw ang galit niya sa napag-alaman tungkol dito. Mabilis na tinalikuran sila ni Uno at umakyat ito sa kanyang kwarto. Magsasalita pa sana si Primo nang naunahan ito ng suntok ni Six sa kanyang muka. Nirespeto kita bilang leader. Pero hindi ko matatanggap na may babae kang binabastos mismo sa harapan ko. Really, Six? Binastos? Pinapanigan mo ba ang sindikatong yun? Ang kriminal na yun? Galit niyang asik dito. Primo, ano bang ikinakaganyan mo? Hindi ko alam kung saan galing ang impormasyon na yan. Ngunit hindi mo ba nakikita kung gaano manginig si Uno kanina? Primo, ramdam ko ang takot niya. Ramdam ko ang kakaibang emosyon niya. She was always so emotionless and tough. But that Uno in front of you a while ago was a different Uno. Baka sa kanyang mukha ang sobrang takot. She was in her most vulnerable state. Hindi mo ba yung nakita? Tila hindi nakapagsalita si Primo habang inaalala niya ang mukha ni Uno kanina. Anong ibig sabihin nito? Matigas na tanong ni Primo sa kanilang resident agent in charge kasabay ng paghagis niya sa lumang newspaper sa harap nito. Taka naman siyang tinignan niyang agent bago itinuon ang tingin sa newspaper. Saan mo ito nakuha? Tanong nito kay Primo ngunit tila hindi siya narinig nito. Paano siya nakapasok sa agency na to kung dati pala siyang kasapi ng mga kriminal na yon? Wag na wag mo itong ipapakita kay Uno. Maging kahit magbitiw ka ng kahit isang salita tungkol dito ay wag na wag mong gagawin. Matigas na saad ni Officer 00. Ha? Bakit mo ba pinoprotektahan ang babaeng yon? Ilang buhay na ang... Naputol ang sasabihin ni Primo nang biglang pumasok sa opisina si Agent 8. Sir, si Agent Uno po. Anong nangyari? Hindi natapos ang tanong ni Officer 00 nang makita ang magulong kwarto ni Uno. Maraming basag na mga gamit, maging ang salamin nito ay halatang sinuntok. Sir, pagtawag pansin ni 5th kay Officer 00 at bumalatay ang pag-aalala sa mukha ng officer nang makita ang walang malay na si Uno na nakahandusay sa sahig habang puno ng sugat at dugo ang mga kamay nito. Nagtaka si Primo nang makita ang benda na ngayon ay nababalot ng pulang mantsa sa ilalim ng nakalaylay na t-shirt ng agent. Agent Primo, call Dr. Hernandez. Papuntahin mo agad siya dito. Utos ni Officer kay Primo na tinutukoy ang doktor ng kanilang agency. Ni hindi natin alam na nabaril pala siya. Sambit ni Six habang nakaupo silang lahat sa couch sa sala ng kanilang quarter matapos malinis ang kwarto ni Uno. Ginagamot na ito ngayon ng kanilang doktor habang nakatayo sa kanilang harapan ang nag-aalalang si Officer 00. Kaya pala tahimik lang siyang nakasakay sa likod ng sasakyan at mabilis siyang umakyat ng kwarto pagdating natin dito. Pagtatanto ni 5th. Tahimik lang sa isang tabi si Primo habang binabalot ang kanyang sistema ng iba't ibang pakiramdam. Dok, kumusta siya? Kaagad na bungad ng officer sa doktor na kakababa lang. Maayos na ang lagay niya. Good thing, walang internal organs na natamaan. Ang batang yan talaga, hanggang ngayon masyadong independent at patigas ang ulo. Pailing-iling na saad ng doktor.
Yung alaga mong yun, officer. Nag-aladoktor na naman. Inoperahan na naman niya ang sariling sugat dahil wala na ang bala sa loob nito. Na-trigger lang lalo ang sugat niya dahil sa breakdown. Opera? Breakdown? Teka nga, ibig sabihin ba siya lang ang gumagamot sa sarili niya dati pa? At bakit pa siya nagbe-breakdown? Dahil ba yun sa sinabi ni Primo? Nilingon naman ang doktor si Fifth. Oh, so kayo ang bago niyang team? Tanong ng doktor at pinasadahan sila ng tingin isa-isa. I think mas mabuti pang si officer na ang magsabi sa inyo yan. Sabi nito at nginitian sila bago bumaling kay Officer 00. Officer, mauna na ako. May nilagay na ako mga gamot sa bedside table niya, tsaka prescriptions. Sa benda niya naman, marunong yung magpalit at for sure, ayaw nun na iba ang gumagawa. Alam mo na. Tumangutangu lang ang officer sa sinabi ng doktor. Paalis na ito nang muli itong lumingon sa kanila na tila may nakalimutang sabihin. Alam ko matigas ang ulo ng batang yon. Ngunit umaasa ako na sana mapagpasensyahan niyo pa siya. Ang dami niya kasing napagdaanan eh. But she managed to keep herself together. She felt alone for so many years. I hope this time, you'll make her feel she's not. Anang doktor sa kanila at tuluyan na itong lumabas. Officer, maaari mo na bang sabihin sa amin? Pagkausap ni Six sa kanilang resident agent in charge. Napabuntong hininga naman ng officer at umupo ito ng maayos sa harap nila. That newspaper. Panimula ni Officer 00 na tinutukoy ang lumang newspaper na nakita ni Primo. It was when the media failed her. Hindi ko nga alam kung bakit nandito pa yan. Lahat ng kopya niyan ipinabasura. Nagkamali ang cover na yan ng balita. Leila Imo wasn't one of them. She was Agent Uno for a reason. She was Uno dahil siya ang naging unang biktima ng mga sindikatong yun. Ang pinakauna nilang naging ginipig at ang pinakaunang survivor. Muntik nang mamura ni Primo ang sarili sa narinig. 5 years ago, bago ma-assign ang kaso na ito sa inyo, ay napuksa namin ang isa sa mga factory ng sindikatong yun. We are so lost sa kasong yun. Kasi niwalang kahit anong clue kung saan kami magsisimula. Ngunit, may bigla-bigla na lang tumatawag sa amin na anonymous caller at nagbibigay ito ng tip. Una, ayaw naming maniwala kasi baka patibong lang yun. Ngunit nung subukan namin, ay nagtugma lahat ng isinaad sa amin ng anonymous caller na yun. Hanggang sa matunto namin ang factory na yun exactly 5 years ago. Nang matagpuan ko si Uno o si Leila Imo, ay alam ko sa una pa lang na siya yung anonymous caller namin. Kaya pala sobrang hina at parang walang lakas ang pagsasalita niya. Kasi nag-aagaw buhay na rin siya noong mga panahong yun. Pinipilit lang niya na tumawag sa amin kada may pagkakataon siya para matulungan namin ang ibang kasama niya. Ang Leila na nakita ko noon ay ibang iba sa Leila na kaharap niyo ngayon. May bahid na lungkot sa huling sinabi ng officer. Nung matagpuan ko siya sa basement, puro siya pasa, dulot ng iba't ibang injections na tinuturok sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Malalim at maitim na ang palibot ng kanyang mga mata. Sa loob ng halos 8 taon, ay siya ang naging ginipig ng sarili niyang ama na kasapi ng sindikatong yun. Napakuyom ang kamao ni Officer 00. Maging ang mga agents na nakikinig sa kanya ay nagingit-ngit ang paningin. Bakit ba? Parang akala mo kung sino ka na alam ang lahat. Hindi mo ba alam na habang binibigyan natin ang oras sa mga kriminal na yon ay maaaring maraming tao ang naghihingalo at nag-aagaw buhay? Biglang nanumbalik sa isip ni Primo ang mga masasakit na salita na binitiwan niya kanina kay Uno. Galit siya sa kanyang sarili. Hiniling niya sa akin noon na huwag na siyang sagipin at hayaan na lang dahil wala naman siyang silbi. Pagpapatuloy ni Officer na dumurog naman lalo sa kanilang puso. Hanggang ngayon ay alam ko hinahabol pa rin siya ng mga alaalang yon. Kaya dati pa lang gusto niya ng mapag-isa.
May mga pagkakataon na binabangungot siya at nagpa-panic attack. Ayaw niyang makita siya ng ganun. Parang gusto kong barilin ang sarili ko. Matapos kong malaman ang pinagdaanan mo, Uno, kinamumuhian ko ang sarili ko dahil sa mga masasamang bagay na nasabi ko sa'yo. Mahinang sambit ni Primo habang nakaupo sa gilid ng kama ng dalaga. Minamasdan niya ito habang mahimbing itong natutulog. I'm sorry, Uno. Patawarin mo ako. Dahil sa akin ay muli mo nabalikan ng mga pangyayaring kumuha sa saya sa mga mata mo. Pangako, babawi ako. Unti-unting minulat ng dalaga ang kanyang mga mata. Kumirot ng konti ang kanyang tagiliran at kinapa ito. Napaigik sa sakit ang dalaga noong nagtangka siya bumangon. Dahil doon, ay nagising ang binata na hindi na malayang nakatulog malapit sa kanyang paanan. Anong ginagawa mo dito? Bakit ka nandito? Takang tanong niya rito. Kumusta ang pakiramdam mo? Masakit pa ba ang tagiliran mo? Iyong mga kamay mo? Nag-aalalang tanong nito sa kanya. Lumapit na rin ito. Bakit anong nang... Hindi na tuloy ang sasabihin ng dalaga nang mapatingin siya sa kanyang mga kamay at inilibot ang tingin sa paligid at dumako ang tingin niya sa halos basag niyang salamin. Kaya pala medyo kumikirot ang mga to. Mahina niyang bulong. Did you lose it again, Uno? Mahina niyang tanong sa sarili na narinig naman ng binata. Parang pinipiga ang puso ni Primo habang pinagmamasda ng babae. Nagulat naman si Uno nang kuhanin bigla ni Primo ang mga kamay niya at binalot ito ng sariling kamay. Ako ang dahilan ng mga sugat na to. Mahina niyang sambit, ngunit sapat para marinig ng dalaga. I'm sorry. I've said those awful things to you. Sa totoo lang, hindi ko alam kung may mukha pa akong maihaharap sa'yo matapos ng lahat ng sinabi ko. I'm sorry, Uno. I'm really, really sorry. Binalot na kakaibang pakiramdam ang puso ni Uno. Ramdam niya ang sinseridad ng binata sa paghingi nito ng paumanhin. Maging ang mga mata nito ay nangungusap. Sinabi na ba sa inyo ni Tanda? Tila tumatawang tanong nito. Huwag mong isipin yun. Hindi mo naman alam eh. Kahit na. Masyado ako nagpadala sa galit ko. I don't have any excuse for what I did. I'm just so sorry, Uno. Ngitian lang siya ng dalaga. Ngiti na tila lumusaw sa kanya. Nabigla naman si Uno nang niyakap siya bigla ni Primo. And I think you are really brave, Uno. Nagulat si Primo nang makarinig siya ng mumunting hikbi mula rito. Kaya agad siyang kumalas mula sa pagkakayakap at hinarap ito. Hey, bakit ka umiiyak? Natatarantang tanong ni Primo. Mas lalo siyang nalusaw nang sinalubong ni Uno ng tingin ng kanyang mga mata. You really think so? Think what? Na matapang ako. Pinunasan ni Primo ang luha sa ilalim ng mga mata nito at nginitian. I just don't think that, Uno. You are brave. Really, really brave. Mas lalong napahikbi ang babae sa sinabi ni Primo. Kaya tumabi siya ng upo rito at inihilig niya ang ulo nito sa kanyang dibdib at marahang hinaplos ang kanyang buhok. Just let it out, Uno. Ilabas mo lang yan. Hindi ka nag-iisa. Paalala niya rito. Alam niyo bang may mga taong hanggang ngayon ay nagdurusa pa rin dahil sa inyo, ha? Sigaw ni Primo sa lalaking nakatali sa gitna ng kwarto. Gaya ng sabi ko, wala akong paki. Aray! Napasigaw ang lalaki nang tumarak ang kutsilyo sa kanyang binti. Hindi mo ba naisip na may taong pilit nilalabanan ng mga alaalang hanggang ngayon ay nagiging bangungot? Hindi mo ba alam na may taong hanggang ngayon ay pilit na hinihilom ang mga sugat na ginawa ng grupo mo? Galit na singhal ni Primo sa lalaki. Ngunit tinitigan lamang siya nito. Kahit anong sabihin mo, wala ka pa rin makukuha sa akin. Walang sino man na makakapagpasalita sa akin. Kahit si Josephine Makabago?
Biglang sumulpot si Uno na ikinagulat ng lahat. Uno, magpahinga ka muna sa taas. Baka mapano yung sugat mo sa tagiliran. Malambot na saad ni Primo kay Uno. Thanks, Primo, pero okay na ako. Saglit niyang tugon dito at muling ibinaling ang tingin sa lalaking nasa gitna na parang namutla sa pangalang binanggit ni Uno. Sa tingin mo, mapipilit ka kayang magsalita kapag si Josephine Makabago ang pumilit sa'yo? Mapanuyang ang tanong ni Uno rito. Huwag na huwag mo siyang idadamay dito. Galit na sabi ng lalaki at nagpupumiglas mula sa kinauupuan. E paano kung sabihin ko sa'yong nadamay na nga siya? Napatigil ang lalaki at tila binuhusan ng malamig na tubig. Anong ibig mong sabihin? Naaalarmang tanong nito. May hinagis na larawan si Uno sa lamesa na malapit sa kung saan nakatali ang lalaki. Larawan nito na isang 15 taon na dalaga na nakahiga sa hospital bed at may iba't ibang aparatos na nakakabit sa kanyang katawan. Josephine, anak! Maluhaluhang sambit ng lalaki. May 4 armadong lalaki ang lumusob sa bahay niyo kagabi. Sabi ng mga kalapitbahay niyo ay nakarinig sila umano ng putok ng baril. Nadat na lang sila na nakahandusay sa sahig na inyong bahay habang naliligo sa sariling dugo. Mabuti ay naagapan agad. Huwag ka mag-alala. Ligtas na sila ngayon sa ospital na kanilang kinaroroonan dahil naroon ang ibang kapwa namin agents upang bantayan sila. Sinungaling. Niloloko niyo lang ako para kumanta ako. Hindi yan ang anak ko. Hindi ko naman sinabing paniwalaan mo ko. Ang sa akin lang ay hihintayin mo pa bang may mangyari sa kanila? Hindi malayong pamilya mong patatahimikin nila. Lalo na ngayong alam nila na nasa amin ka. Alam mo naman yun, di ba? Walang sinasanto ang mga hayop na yun kahit kauri pa nila. At ngayon, wala ka sa tabi ng iyong mag-ina. Sinong puprotekta sa kanila? At paano kapag nalaman ni Josephine na ang ama niya pala ay isang miyembro ng sindikatong gumagawa ng iligal na droga? Malamig na tura ni Uno sa kanya. Tumalikod na si Uno nang magsalita bigla ang lalaki. Mapapangako niyo bang pananatilihin niyo silang ligtas kapalit ng lahat ng impormasyong alam ko? Napangisi naman si Agent Uno na naghatid ng kilabot sa lahat ng naroroon sa kaniyang kwarto. Hindi maiwasang mamangha ni Primo. Kumusta ang mga kamay mo? Tanong ni Primo kay Uno at tumabi ito ng upo sa dalaga sa may veranda ng kanilang quarters. Ito, gumagaling na. Sagot pa nito at itinaas ang kamay. You did great back there. Puri ni Primo sa kanya. Napangiti naman si Uno. Maraming mga ganun. Hindi mo madadala sa pisikalan. Kahit anong pananakit mo sa kanila, hindi talaga. Mas hihilingin pa nga nilang patayin mo na lang. Kaya dapat hanapin mo kung ano yung kahinaan nila. At yun ang nahanap mo? Tanong ni Primo sa kanya na tinanguan naman niya. Ang lalaking yun hindi naman mabuting tao. Ngunit mabuti naman siyang ama. Sabi ni Uno at napatungo na tila may naalala. Sadly, my dad sucks in both. Hindi siya naging mabuting tao, hindi rin siya naging mabuting ama. May lungkot sa boses ng babae habang mahinang binibitawan ng mga huling salita. Hey! Pang-aalo ng binata sa kanya at hinawakan ng kamay nito. No, it's okay. Matagal ko na natanggap yun. Saad ni Uno at umingin kay Primo na may malungkot na ngiti. It was a bad past. But I realize it was never a bad life. Binalot ng paghanga ang puso ni Primo sa sinabi ng dalaga. Alam mo ba? When I no longer had the will to live, someone showed me that there's still so much more to life. Nakangiting sabi ng babae. Simula nung ma-rescue kami, si Tanda palagi yung nasa tabi ko. Nakangiti pa rin ang dalaga na tila ba inaalala ang mga panahon na nanatili sa tabi niya si Officer 00. Siya ang tumayong tatay ko.
Kahit tinutulak ko siya palayo, sinisikap niya pa rin na lumapit at tumulong. Pagkagising ko galing sa isang bangungot, nariyan siya sa harap ko at may dalang tubig. Bawat sugat na inililihim ko ay nagamot na kapag nagising na ako. Dahil sa kanya, napagtanto kong may mga tao pa rin pala na totoo, na may mga tao pang marunong magmalasakit. Hindi ko man masabi sa kanya ng harap-harapan, ngunit malaki ang pasasalamat ko sa kanya. Mahal na mahal ko ang tandang yun. Sabi niya at natawa pa sa huli niyang sinabi. Masaya ako para sa'yo at masaya akong pinili mong mabuhay. Now, we have you. Smart, brave, wise, and a great agent. Dahil sa pagpili mong mabuhay, the world became a bit better place to live. May napapansin ba kayo? Tanong ni Six sa tatlong agent na kasama niyang nakaupo sa kanilang sala. Sa'yo? Tanga, hindi. Saad nito? Sabay hagis ng unan kay Eight. Kay Primo. Napansin mo rin? Tanong ni Fifth dito. Nung mga nakaraan, palagi siyang laging galit kay Uno. Pero ngayon parang naging isang mabait na tuta. Natatawang saad ni Eight. Siguro ay napagtanto niyang pointless sa mga galit niya kay Uno. Tsaka siguro dahil na rin sa sinabi ni Officer nung nakaraan. Sambit naman ni Fort. Yeah, he became extra caring kay Uno eh. Nakangiting wika ni Fifth. Uno, ginawan kita ng kape. Sambit ni Primo at ibinigay ang dalang kape kay Uno. Naririto silang lahat ngayon sa pagkainan at nag-aagahan. Thanks Primo, pero hindi kasi ako umiinom ng kape. Alanganin na sabi ni Uno sa binata. Mahina namang napatawa ang ibang agents at sinipa pa ni Fort ang paa ni Six sa ilalim ng mesa. Ganun ba? Pasensya na. Paghingi ng paumanhin ni Uno. No, it's okay. Ano bang gusto mong kainin? Tanong ni Primo at akmang lalagyan niya ng kanin ng pinggan ni Uno nang pigilan dito ng huli. No, Primo, it's okay. Kaya ko. Sorry. Nginitian lang siya ng dalaga. Ako na lang lagyan mo, Primo. Natatawang saad ni Eight. Timplahan mo rin ako ng kape, Primo. Biro rin ni Fort. Shut up. Madiin na saad ni Primo at nagsimulang kumain. Huwag po. Dad, no. Please, Dad. Hindi ko na kaya. Sambit ni Uno habang pabaling-baling ang ulo na nakapikit at umiiyak. Dad, bakit mo ginagawa sa akin to, Dad? Uno! Uno, wake up! Tarantang sambit ni Primo at tinapik-tapik ang pisngi ni Uno. Napabango naman ang dalaga at napagtantong isa na naman pala yung bangungot. Napasabunot siya sa kanyang ulo at nagulat nang may napagtanto. Bakit ka nandito? Paano ka nakapasok? Takang tanong niya sa lalaki. I went here to check on you. Paalis na sana ako nang marinig ko ang sigaw mo. Hindi ko mabuksan ang pinto mo. Good thing, I'm good at picking locks. Kaya ayun, pasensya ka na. Pumasok ako nang walang pasabi. Kinabahan kasi ako nang marinig kong sumisigaw ka eh. Okay lang. Saad ng dalaga at pinakalma ang sarili. Ngayon na? Tanong nito kay Uno nang makita sa orasan na alauna na ng madaling araw. Nagkibit-balikat naman si Primo. Bakit hindi? Ang ganda nga ng simoy ng hangin kapag ganito kaaga. Sambit ni Uno habang nakapikit ang mga mata at ini-enjoy ang simoy ng hangin. Sabi ko sa'yo eh. Madalas ka bang naglalakad-lakad ng ganito kaaga? Tanong ni Uno sa binata. Since 5 years ago. Diretsong saad ng binata sa kanya. Napalingon siya sa lalaki. Dahil ba kay Tracy? Napatingin naman ito sa kanya. Sobrang sakit kasi tanggapin ang pagkawala niya eh. Masyado akong nasanay na nariyan lang siya. The pain of losing her was just too much to bear. Pero alam mo, tama ka. Kahit anong gawin ko, hindi na siya babalik.
Kaya wala akong ibang choice kundi ang tanggapin na lang yun. Saad nito at nakangiting tumingin sa kanya. Hindi naman kasi katumbas ng pagtanggap mo sa kanyang pagkawala ay paglimot mo sa kanya ng tuluyan. Mahalaga ang mga alaalang meron kayo, kaya panatilihin mo yon. But don't keep mourning for her loss. Patuloy ang buhay, primo. Saad nito sa binata. Basta't kasama kita, walang kailangan pa, wala nang hahanapin pa. Basta't kasama kita. Sintonadong pakanta-kanta ni 8 nang pumasok ang dalawa sa kusina at naroon ang mga kasama nila. Napatawa naman ang iba nilang kasama at winagayway pa ang mga kamay habang kumakanta si 8. Fools. Natatawang saad ni Primo. Nang maupo si Uno sa tabi ni Fifth, ay siniko agad siya ng dalaga. Uy, nag-date kayo? Kinikilig na bulong nito sa kanya. Hindi, ano ka ba? Naglakad-lakad lang. Sagot niya sa dalaga, ngunit tila ay hindi naniniwala si Fifth at nakangisi lang ito sa kanya. Iba na yan ah. Bulong naman ni Sixth kay Primo nang lapitan nila ito habang kumukuha ito ng tubig sa ref. Possible kayang umiibig ng muli ang aming mahal na Primo? Panunokso pa ni Fort. Muntik nang mabatukan ni Primo ang dalawa, ngunit hindi niya mapigilan ang ngiti na kumakawala sa kanyang bibig. Uy, anong ngiti yan, Primo? Ay, kunwari ka pa galit-galitan sa kanya dati ah. Eh baka naman pala nagpapapansin ka lang. Tumatawang saad ni 8 sa kanya. Kapag hindi kayo umalis sa harap ko, gigilitan ko yung mga lalamunan nyo. Sambit niya sa mga ito at wala pang isang segundo ay nagsitakbuhan na pabalik sa lamesa ang mga ito. Napailing-iling na lang siya sa mga kasama. Kakaiba ang ngiti mo ngayon ah. Nakangiting saad ni Officer 00 kay Uno. Ha? Painosenteng tanong nito. Ha? Panggagaya naman niyang officer sa kanya. Tanda naman eh. Sambit niya at napalabi. Natawa naman ang officer sa kanya iginawi. Nagdadalaga na ata ang Uno namin. Hindi ako ready. Saad nito at kunwari pang naluluha. Si Tanda ang OA? Tumatawang sambit ni Uno. Nakangiti naman siyang tiningnan ni officer. Is it Primo? Tanong nito. Anong is it Primo? Balik niyang tanong rito. Kunwari pa ito? Naku. Masaya ako para sa iyo, Uno. Basta ang puso, ingatan ha. Paalala nito sa kanya. Ano bang pinagsasabi mo? Wika ng dalaga at iniiwas ang tingin sa officer. Ginulo naman ng officer ang kanyang buhok at mahinang napatawa. Basta itong opisina ko, bukas lagi para sa'yo. Nakakabagot din minsan dito, no? Napangiti naman ang dalaga at tumingin kay officer. Salamat ng marami sa lahat, tanda. Nakangiti niyang sambit dito. Hey there, andito ka lang pala. Napalingon siya sa binatang nagsalita mula sa kanyang likuran. Hinahanap mo ako, bakit? May ibibigay ako sa'yo. Saad nito at ipinatong ang kanyang kamay sa isang maliit na itim na box. Ano to? Buksan mo. Binuksan ni Uno ang box at sa loob nito ay isang pares ng maliliit na hikaw na hugis between. Minimalist earrings? Ang ganda, Primo. Nakangiting saad ng babae. Pero hindi yan basta earrings lang, Uno. Ngiting wika ni Primo. Napatingin naman sa kanya si Uno na may nagtatanong ng mga mata. Itong isang to? It's a tracker. Habang ito naman, it's like an earpiece where we can communicate. Nagningning naman ang mga mata ng babae. Saan mo nakuha mga ito? A friend of mine made it. Kasama to. Saad niya at itinaas ang kanang kamay na may digital watch.
Dito ko nalolocate ang location mo at narinig ang boses mo. Napangiti ang babae at natigilan ng may napagtanto. Primo, kami ba lahat binigyan mo? Tanong niya habang sinalubong ang titig ng mga mata nito. Ikaw lang. Why? Gusto ko lang kasi na maging ligtas ka palagi. Hindi natin alam kung... No, primo. Tinatanong kita kung bakit. Bakit nagiging ganito ka sa akin? Bakit ganyan ka nalang mag-alala? Is it because you're sorry? Dahil nagigilty ka? O dahil kinakaawaan mo ko? Napatungo naman saglit si primo at tumingin ulit sa kanya. Diretso sa kanyang mga mata. I'm guilty, that's why I'm sorry. Pero hindi kita kinakaawaan, Uno. But rather, humahanga ako sa'yo. Napakatapang mo at nalagpasan mo lahat ng yon. Pero Uno, hindi yon ang rason kung ba't ginagawa ko ang mga ito. Eh di ano, primo? Napapitlag naman ang babae ng hawakan ni primo ang magkabila niyang pisngi at diretso lang itong nakatitig sa kanyang mga mata. Hindi mo ba nakikita? Hindi ba halata, Uno? Or, am I not making it clear enough for you? Tanong nito sa kanya. Uno, gusto kita. Tila paulit-ulit na naririnig ni Uno ang sinabi ng lalaki. Napatitig siya rito at bumaba ang tingin nito sa mga labi ng binata. Uno, gustong-gusto kita. Sambit muli nito sa kanya. Maamong napatitig si Uno sa mga mata ng binata. Unti-unti namang inilapit ni Primo ang kanyang mukha sa dalaga. Nang malapit na maglapat ang kanilang labi, ay napapikit ang dalaga hanggang sa marahang naglapat ang labi nilang dalawa. Marahang inangkin ni Primo ang malambot na labi ng dalaga. Tila nawala ang anumang inhibisyon na nasa isip ng dalaga at walang atubiling ninamnamang sarap ng sandali. Kanina ka pa pangiti-ngiti riyan ah. Bigay pansin sa kanya ni Fort. Bawal ba? Sagot na tanong niya rito. Kayo na ba? Anong pinagsasabi mo? Panggagaya nito sa kanya at tumawa ng malakas. Naku, kunwari pa. Kayo na nga. Ulit nitong tanong. Hindi pa nga. Pag-amin sa wakas ni Primo. Ayoko madaliin lahat. Tsaka hindi ko alam kung gusto niya rin ako. Pero kaya ko naman maghintay. Ayun no, iba ka talaga, lover boy. Natatawang saad nito sa kanya. Agent Primo, focus. Sambit ni Agent Uno sa kanyang earpiece habang nasa gitna ng dance floor. Nakafocus nga siya, Agent Uno. Nakafocus sa'yo. Panunoksong sambit ni Agent 8 sa kabilang linya at rinig naman nila ang hagik-kik ng mga kasamahang agents. Andito kasi sila sa isang naturang bar dahil sa isang misyon. Kasalukuyang kasayaw ni Agent Uno ang lalaking target na huhulihin nila ngayong gabi. Why do you have to be so beautiful? Mahinang sambit ni Agent Primo at hindi alintana na naririnig siya ng mga kasama. Paano po maging ikaw, Agent Uno? Kinikilig, narinig nilang sambit ni Fifth. Guys, focus! Ano ba? Inis na asik ni Agent Uno at nangingiti sa lalaking kaharap niya. Matapos talaga ito, puputulin ko ang kamay ng lalaking yan. Kung makahawak sa bali... Primo, ano ba? Bahagyang bulong ni Agent Uno sa kanyang earpiece. Oo na. Yes, ma'am. I'm sorry. Ani Agent Primo, habang ang mga agents naman ay pangising-silang na nakikinig sa dalawa. Natapos ng matagumpay ang misyon nila, nang walang masyadong labanan na naganap. How dare you touch my Uno? Inis na asik ni Agent Primo sa lalaki nang palabas na sila ng bar at palihim na hawak-hawak ito ni Agent 6. Wow! Kung maka may Uno siya sa'yo ah. Agent Primo, sa'yo? Biro naman ni Agent 5 at sinamaan lang siya ng tingin ni Agent Primo. Ngunit napatigil sa paglalakad si Primo nang makita ang isang
pamilyar na figura ng babae sa isang gilid ng bar, habang masayang nakikipag-usap sa mga kasama nito. Tracy? Gulat na tanong niya sa sarili. Nagtama ang paningin nila ng babae, at tila ay tinakasan siya ng lakas. Maging ang babae ay parang nagulat na makita siya. May bumabagabag ba sa'yo? Tanong ni Uno sa binata at tinabihan niya nang upo sa may veranda. Tila naman ay hindi siya narinig ng binata, kaya tinapik niya ang balikat nito. Primo, okay ka lang ba? Nagitla naman ang binata nang mapagtanto na nasa tabi na pala niya si Uno. Ano yon? Tanong niya rito. Tinatanong ko kung may bumabagabag ba sa'yo. Nag-iwas naman ang tingin ng lalaki sa kanya. Wala. Baka kailangan ko lang magpahinga. Napakunot naman ang noo si Uno nang walang anuman ay tumayo ang lalaki. Magpapahinga muna ako. Hindi pa man siya nakasagot ay umalis na ang lalaki. Tracy. Mahinang usal ni Primo nang pumasok sa coffee shop ang babaeng akala niya ay patay na 5 taon ang nakakalipas. Primo. Sambit nito na magtama ang kanilang mga mata at umupo ito sa upuan na nasa harap niya. Thank you for coming, Primo. Akala ko hindi mo ako sisiputin. Wika sa kanya ng babae. Maraming katanungan sa isip ng lalaki ngunit na natili siyang tahimik. Anong gusto mo? Order muna tayo? Napatitig sa mukha ng babae si Primo. Maraming nagbago sa mukha nito. May kulay na ang dating itim nitong buhok at mas lalong tumingkad ang kulay ng balat nito. Habang nakatitig siya dito, ay biglang naalala niya si Uno. Let's cut the chase and get directly to business, Tracy. Mariin niyang saad dito. Napatanga naman ang babae sa kanya at huminga ng malalim bago nagsalita. Akala ko patay ka na. Diretsyang saad ng lalaki sa mukha nito. I mourned for 5 years for your loss. Bakit hindi mo sinabi sa akin na buhay ka pa pala? Napakunot ang noo ng lalaki na magsimulang bumuhos ang luha nito. I didn't die that time, Primo. I was rescued by a certain person na kasama ko rin na naging biktima sa sindikatong yon. Mula ng pangyayaring yon, nagtago kami kasi natakot kami na baka hanapin kami ng mga yon. Ayoko nang maranasan ulit ang pinagdaanan ko sa kamay ng mga sindikato, Primo. Kaya't sa mahabang panahon ay pinilit namin na maging mailap sa mga tao. Dahil baka isang galaw lang namin, matuntun kami ng mga yon. Kung hindi mo ba ako nakita noong isang gabi, hindi mo pa ako tatawagan? Napatingin naman bigla sa kanya ang babae. Of course I would. Matagal ko nang ninais na makita ka, Primo. Naghintay lang ako ng tamang tiyempo. If you claim to be hiding, bakit parang enjoy na enjoy ka naman sa bar nung gabing yon? Ani Primo sa kanyang isipan. Nabigla siya nang hinawakan ni Tracy ang kanyang kamay na nasa lamesa. Primo, gusto ko magsimula ulit tayo. Napatitig siya sa sinabi ng dalaga. Can we get back to where we left off? Primo? Can we get back together? Nasaan si Primo? Bungad ni Uno sa kanyang mga kasama. Hindi nga rin namin alam eh. Mula kaninang umaga ay hindi na namin nakita. Sagot ni Eight na nakakunot ang noo dahil tila may importanteng sasabihin si Uno rito. May kailangan. Hindi natapos ang sasabihin ni Uno nang unang bumukas bigla ang pintuan at pumasok si Primo. May kailangan akong sabihin sa inyo. Napatitig sa binata si Uno at napansin na seryoso ito. Maging siya ay napaupo sa couch katabi ni Fifth. Naging seryoso naman ang lahat at nag-aabang sa sasabihin ni Primo. Tila bumagsak ang mundo ni Uno nang marinig ang kanyang sasabihin. Tracy's alive. Diretsong sabi nito at nakatitig kay Uno. Nagulantang naman ang lahat at si Uno ay tila naging estatwa. What? Teka, are we talking about the same Tracy who died 5 years ago? Gulat na tanong ni Fifth. Napatango si Primo
at isinalaysay sa kanila ang naging pagkikita at pag-uusap nila ng babae. Tapos ano, primo? Nagkabalikan kayo? Paano ka? Naputo lang sasabihin ni Fort na magsalita si Uno. I'm happy for you then. Sad nito at pilit na ngumiti. Ang saya-saya mo sigurong malaman na buhay pa siya. You no longer have to walk every dawn to release pain. You no longer have to live in regrets thinking na wala kang nagawa para sagipin siya. It will be different for you from now on. Napatitig siya kay Uno habang nagsasalita ito. Maging ang iba nilang kasama ay hindi nakapagsalita. Uno. Tanging usal ni Primo. Ngumiti lang sa kanya si Uno. Masaya ako para sa'yo. Totoo. Tumayo si Uno at tinalikuran sila. Pinigilan ni Uno ang mga luhang nais kumawala mula sa kanyang mga mata. Nang makapasok siya sa kanyang kwarto, ay tuluyan na nga bumuhos sa mga ito. Napahawak siya sa malapit sa kanyang puso nang maramdaman ng kakaibang sakit nito. Habang tahimik na umiiyak, ay nanumbalik sa kanyang alaala ang pinag-usapan nila ni Officer 00 kaninang umaga. Pamilyar ba sa iyo ang babaeng to? Tanong sa kanya ni Officer sabay latag ng mga larawan ng isang babae. Napatitig ng husto si Uno rito at lumitaw sa kanyang isip ang mga alaala niya 5 taon na ang nakakaraan. Lassie? Usal niya sa pangalan ng babae. Hinding-hindi niya makakalimutan ang mukhang to. Ang mukha ng babaeng kasakasama ng lalaking pumupunta sa factory ng daddy niya dati at naghahatid ng mga bagong illegal na droga na itetest sa kanya. Hindi niya malilimutan ang malademonyong isinito dati sa tuwing sumisigaw siya sa sakit. Bakit? Anong meron sa kanya? Ramdam niya ang panginginig ng kanyang kamay at ng buong katawan. Napansin ito ni Officer kung kaya't nabahala siya, ngunit kailangan niyang sabihin ito sa babae. Napag-alaman namin sa aming imbestigasyon na siya ang anak ng leader ng mga sindikato na iniimbestigahan. Ibig sabihin, yung lalaking kasakasama niya sa paghahati dati ng mga bagong illegal na droga ang leader nila? Maaaring yun nga. Ngunit may isa ka pang kailangan malaman. Napakunot ang noo ni Uno sa Officer. Ano? Ang babaeng ito at ang Tracy na dating kasintahan ni Primo ay iisa. Napaangat ng tingin si Uno sa Officer. Ano? Ang babaeng yun ang sinasabi ni Primo na kasintahan niya na namatay 5 years ago? Hindi yun alam ni Primo. She tried to be with him, to infiltrate the agency. Ngunit, responsable si Primo. At kahit anong impormasyon, wala siyang nasabi sa dalaga. Hindi rin siya nakakuha ng anuman mula kay Primo. Dahil hindi pa hawak ng kanyang timang misyong ito noon. Kaya't nung matunto ng factory na yon, dati dahil sa tulong mo, ay pinalabas niyang namatay siya sa kasagsagan ng pangyayaring yon. Nagpantingan tenga ni Uno. Pinalabas? Pineke niya ang sariling pagkamatay? Tinanguan naman siya ni Officer 00. Kaya mag-ingat ka. Hindi natin alam ang susunod nilang gagawin. Alam mo kung ano ang kaya nilang gawin. Kaya habang patuloy ang pag-iimbestiga natin sa sinabi mong lalaking na huli nyo, ay huwag kayong padalos-dalos. Kaya Uno, please, don't let your guards down. Paano ko na ngayon sasabihin kay Primo ang totoo? Ano na lang ang mararamdaman niya kapag nalaman niyang ang babaeng matagal na niyang pinagluksaan, ang babaeng sobrang niyang minahal, ay dapat pala niyang kamuhian? Ano na lang magagawa mo, Primo? Uno, tawag sa kanya ni Primo habang patuloy itong kumakatok sa pinto ng kanyang kwarto. Uno, pakibuksan ang pinto, pakiusap. Kaagad naman na pinunasan ni Uno ang kanyang luha at pinagbuksan nito ng pinto. Tila pinunit ang puso ni Primo nang makita ang namumugtong mata ni Uno. Hindi niya napigilan ang sarili at niyakap ang dalaga. Primo. Usal ni Uno habang pinipigilan ang luhang nais na naman kumawala. Bumitiw si Primo mula sa kanyang pagkakayakap at hinawakan ang mukha ni Uno. Ngunit nasaktan siya nang alisin ni Uno ang kanyang mga kamay.
You don't have to do this, Primo. If you feel sorry kasi nagkabalikan na kayo, don't be. Napagtanto ko ng lahat ngayon. Baka gusto mo lang ako dahil you see me as someone you need to protect. The kind of protection na hindi mo na ibigay dati kay Tracy. Maybe you seem fond of me kasi you saw Tracy in me. One martini, please. Order ng babaeng kararating lang sa counter. Naistatwa si Uno sa boses nito. Hindi nga siya nagkamali kung sino ito. Lassie. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang katawan, ngunit pilit niyang pinapakalma ang sarili. Dumating ang order ng babae at aalis na sana ito nang dumako ang tingin sa kanya. Napatitig ito sa kanyang mukha na tila inaalala siya. Ikaw nga! Leila Imo? Buhay ka pa pala? Akala ko natuluyan ka na noon. Sambit nito at tumawa pa ng malakas. You look healthy, ha? Huh? Bagay kang maging ginipig namin ulit. Naikuyom ni Uno ang kamao dahil sa sinabi nito. Anyway, see you around. Nakangising tumalikod ang babae sa kanya habang siya ay pilit na pinapakalma ang sarili dahil ramdam niya ang panghihina at panginginig ng buo niyang katawan. Makalipas ang ilang oras, ay napagdesisyonan niyang umalis ng bar. Pagkarating niya ng parking lot, ay biglang may nagtakim na panyo sa kanyang ilong at bibig. Nagpupumiglas pa sana siya, nang bigla na lamang magdilim ang kanyang paningin. Rise and shine, princess! Bungad sa kanya ng pamilyar na boses, nang unti-unti niyang minumulat ang kanyang mata. Nang makapag-adjust ang kanyang mata sa liwanag, ay inilibot niya ang paningin sa kanyang kinaroroonan. Iba't ibang pakiramdam ang bumalot sa kanyang sistema nang mapagtantong andito siya sa testing room, ang lugar na kinamumuhian niya. Napagtanto niya ring nakasuot siya ng hospital gown at nakahiga sa puting kama. Anong pakiramdam na andito ka ulit? Napabaling naman ang tingin niya sa babaeng isinumpa niya noon. Hindi nga lang ito ang dati mong kwarto. Kasi nga nasira na ang pabrikang yun. Dahil sa'yo. Tila umapoy ng galit ang mga mata ng babae. Lumapit ito sa kanya at tiningnan siya ng diretso sa mata. Ngunit wala na ang takot na naramdaman ni Uno. Tila naglaho ang inig sa kanyang pakiramdam at napalitan ng galit at puot. Kaya magbabayad ka ngayon. Magbabayad ka sa pagtatraidor mo noon. May diin itong saad sa kanya. But for now, prepare yourself. For I ain't gonna make it easy for you. Ipaparanas ko sa iyo ang impyernong higit pa sa dinanas mo noon. Kaya ihanda mo ang sarili mo, Leila. Nakangising saad nito at iniwan siya sa loob ng kwarto mag-isa. Maya-maya pa ay may pumasok na dalawang babaeng naka-lab gown. Lumapit ang mga ito sa kanya. Subukan niyo akong hawakan. At hindi nyo na masisilayan ang araw. Malamig yung tugon dito, bago pa man siya mahawakan ng mga ito. I'm warning you. Ulit niya, nang magtangka pa rin, lumapit ang mga ito sa kanya. Mas lalong nagdilim ang kanyang paningin, nang makitang may hawak na sirinsyang siyang isa. At akmang lalapit ito sa kanya, nang sinipa niya ito sa sikmura. Napaigik sa sakit ang babaeng naka-lab gown. Nagtangkang lumapit ang isa, ngunit kaagad niyang sinipa ang tray na hawak nito at hinila ang kamay nito at siniko ang sentido at bumulagta ito sa sahig. I'm sorry but I don't just slap. Saad niya at tiningnan ng dalawang babaeng nakahandusay sa sahig. Napatingin si Uno sa may pintuan kung saan nagagaling ang tunog ng palakpak. Hindi ko alam na magaling na palang makipaglaban ang anak ni Hernando. Anang baritonong boses na tinutukoy ang kanyang ama. Sayang, at hindi niya nasaksihan ang kakaibang husay ng kanyang nag-iisang anak. Mas lalong naikuyom ni Uno ang kanyang kamay at galit na nakatitig sa lalaking kaharap. Hindi talaga ako nagkamali sa pagpili ulit sa iyo para maging human tester namin. Matigas ang sikmura mo. Kaya, bagay lang sa'yo na subukan namin ang bagong droga na nagawa namin.
na siyang magbabago ng aming mga buhay. Babagsak ka rin, Liko. Galit na saad niya, habang nakatitig sa lalaking punot dulo ng lahat. Ang pinuno ng sindikatong matagal na niyang nais pabagsakin. I'm excited to see you again in pain, Layla. Nakangising saad ng anak ng lalaki na katabi nito. Si Lassie. But this time, it's going to be more painful. Kasi nga, mas malakas na ang droga na to. Kapag hindi mo kinaya, chugi. Mapanuya ang saad nito at napahalakhak. Men, dalhin nyo na siya sa red room. Wika ng lalaking nagangalang, Liko, at pumasok ang tatlong lalaki. Huwag nyo lang subukan. Babala niya sa mga ito, ngunit sinubukan pa rin siya ng mga ito na hawakan. Kaya pinaulanan niya ito ng sipa at suntok. Naiwasan naman niya ang mga suntok ng iba at ginantihan ito ng sipa sa sikmura. Ngunit napatigil si Uno nang biglang umikot ang kanyang paningin matapos maramdaman ng isang karayom na tumusok sa kanyang leeg. Umaasa ako sa inyo, agents. Matigas at malakas na pahayag ni Officer 00 sa mga agents na kaharap niya sa assembly hall. Kasama na rito ang team ni na Agent Primo. Sumaludo naman ang mga agents sa kanya at mabilis na tumalikod at kanya-kanyang sumakay sa kanilang mga sasakyan. Agent Primo! Habol na tawag sa kanya ni Officer. Nilingon niya ito at baka sa mukha nito ang pag-aalala. Please, bring her safe. Alam kong gagawin mo pa rin kahit hindi kita sabihan, but this is an order. Mariina saad nito habang nakatitig sa kanya. Dalhin mo dito si Agent Uno ng ligtas. You cannot fail on this one, Agent Primo. Pakiusap, ibalik mo siya rito. Nang ligtas. Hindi napigilan ni Agent Primo ang sarili at niyakap ito. Pagkatapos ay muli siyang sumaludo rito. I swear to bring Agent Uno back safely, sir. Napatango-tango naman ang officer at tuluyan ang tumakbo si Agent Primo papunta sa kanilang sasakyan. Dalhin nyo na dito ang Happy Candy Formula. Ihanda nyo na rin ang gagamitin para sa testing. Naulinigan ni Uno ang mga boses ng iba't ibang tao na nag-uusap. Minulat niya ang kanyang mata at napagtanto niyang andito na siya sa red room. Kung saan ginagawa ang mga mas delikadong testing ng kanilang mga droga. Naramdaman din niya ang iba't ibang aparatos na nakakabit sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Sinubukan niyang galawin ang kanyang mga kamay at paa nang napagtanto niyang maging ang mga ito ay nakaposas. Gising ka na pala. Saad ni Liko nang makalapit sa kanya. Ilang minuto na lang bago natin simulan ng testing. Handa ka na ba, Leila? Nakangising tanong nito, ngunit na natili siyang nakatitig lamang dito. Huling alaala ko ay hindi ka naman pipe. O baka nalunok mo na yung dila mo dahil sa takot? Natatawang saad nito. Tanggapin mo na lang na ito ang nakatadhana sa'yo. Huwag kang mag-alala. Ang tagumpay namin sa produktong ito ay utang namin sa'yo. Muntik na niyang masuntok ito nang hinaplos ito ang kanyang pisngi. Magsasalita pa sana si Liko nang dumating bigla ang isa sa kanyang tauhan at mababa ka sa mukha nito ang takot at pag-aalala. Sir, nilusob tayo. Napamulagat si Liko sa kanyang narinig. Anong sinabi mo? Sir, napapalibutan na po tayo. Marahas na napatingin sa kanya si Liko. Napangisi naman siya at nginisian nito ng mas marahas. Panahon na ng pagbagsak mo, Liko. Galit na napatingin si Liko sa kanya, ngunit mabilis itong napatakbo kasama ang kanyang mga tauhan nang marinig ang sunod-sunod na putok ng baril. Sinubukan ni Uno na magpumiglas, ngunit hindi niya magawang makawala mula sa mga posas sa dalawa niyang kamay at paa. If my life ends here, at least I'll die in peace. So be sure to end them, Primo. Sambit niya sa kanyang isipan. Nasaan si Uno? Galit na tanong ni Primo sa babaeng hawak ngayon ni Fifth. I don't know who that Uno is. Gigil na napahilamos sa mukha niya si Primo.
Kapag may nangyaring masama sa kanya, mapapatay kita. Madiinawi ka ni Primo sa babae na tila tinakasan ng lakas ang huli. Siguraduhin mo hindi makakawala ang babaeng yan, Agent Fort. Makakaasa ka, Agent Primo. Papasok na si Primo sa factory nang may isang agent mula sa ibang team ang sumalubong sa kanya. Kami na ang bahala sa pinunong sindikato. Hanapin mo ang dapat mong hanapin. Saad nito at tinapik ang kanyang balikat. Tinanguan naman niya ito at mabilis na pumasok sa pabrika. Ngunit mas lalong lumakas ang kabog ng kanyang puso nang marinig niya ang pagsabog sa itaas na bahagi ng pabrika. Mabilis siyang kumilos nang mapagtanto na nasusunog na ang iba't ibang bahagi nito. Uno, nasan ka ba? Paulit-ulit niyang bulong habang isa-isang binubuksan ang mga kwarto, ngunit wala siyang nahanap na uno. Kumakapal na ang mga usok at pilit niyang tinatakpan ng kanyang siko ang kanyang ilong. May nadaanan siya isang kwarto na nakabukas at tila kumabog ng malakas ng kanyang puso nang makitang may babaeng nakahiga sa kama sa loob. Uno! Please! Uno! Kaagad na lumapit siya sa kama. Ilang beses niyang tinawag ang babae nang makita itong walang malay. Hinawakan niya ang palapulsuhan nito at mas lalong nangamba nang sobrang hina na ang pulso nito. Kaagad siyang naghanap ng bagay na makakasira sa posas na nasa kamay at paa ng babae. Umuubo na si Primo dahil sa usok at halo-halo na ang nararamdaman niya. Kaba at sobrang panghihina dahil nanghihina na rin ang hininga ng babae. Matapos matanggal ang mga posas, ay agad niyang binalot ang dalaga ng kumot at kinarga ito. Please, Uno, kumapit ka. Please. Sambit niya sa babae habang tumatakbo palabas ng pabrika. Mahal na mahal kita, Uno. Hindi ko kaya mawala ka. Pakiusap, kumapit ka. Hindi napigilan ni Primo ang pagtulo ng kanyang luha. Habang tumatakbo, ay bumalik sa kanyang alaala ang pag-uusap nila ng dalaga at kung paano nila na isakatuparan ang planong ito. You don't have to do this, Primo. Naguluhan si Primo sa sinabi ng dalaga. If you feel sorry kasi nagkabalikan kayo, don't be. Napagtanto ko na lahat ngayon. Baka gusto mo lang ako dahil you see me as someone you need to protect to. The kind of protection na hindi mo na ibigay kay Tracy. Maybe you seem fond of me kasi you saw Tracy and me. But now that she's here, there's no need for a substitute. Napatitig lang si Primo kay Uno. Tumalikod sa kanya ang dalaga at akmang magsasalita pa sana nang niyakap niya ito bigla mula sa likuran. Primo, ano ba? Pagpupumiglas ng dalaga. Ngunit hindi ito pinakinggan ni Primo at mas sinigpitan pa ang yakap dito. Nung nagkaharap kami, may nagbago sa akin, Uno. May nagbago sa tibok ng puso ko. Nang matitigan ko siya sa kanyang mga mata, ang mga malalamig at nangungusap mong mga mata ang hinahanap ko. Habang tinititigan ko ang kanyang muka, ikaw ang nais kong masilayan. Nung sinabi niyang gusto niya kami magkabalikan, wala akong maramdaman. Uno, habang kaharap ko siya, ikaw ang hinahanap ko. Kumalas siya mula sa pagkakayakap at binaharap niya ang dalaga. Inangat niya ang tingin nito at sinalubong ang titig ang nanunubig nitong mga mata. Uno, ikaw ang hinahanap nito. Sabay turo ni Primo sa kanyang puso. Uno, walang nangyaring balikan kasi ikaw na ang nagmamay-ari ng puso ko. Sambit ni Primo at pinunasan niya ang luhang kumakawala mula sa mga mata ng dalaga. Mahal kita, Uno. Mahal na mahal. Wika niya at marahang hinalikan ng noon nito. Matapos ay tumitig siya sa mga mata ng babae. Nagulat siya nang haplosin ng babae ang kanyang pisngi at nginitian siya nito. Mahal na mahal din kita, Primo. Umaapaw ang saya ni Primo nang marinig ang sinabi ng babae at walang atubiling inangkin ang mga labi nito. Ginantihan naman siya ng halik ng babae, marahan at puno ng pagmamahal. Hindi ako papayag, Uno. Delikado itong pinaplano mo. Matigas na wika ni Primo nang
ibinahagi niya sa kanyang mga kasamahan ng kanyang plano. Sinabi niya na ito, ang tungkol kay Tracy, at isiniwalat ang nabuo niyang plano upang tuluyan ang mapuksa ang sindikatong matagal na nilang hinahabol. Maging ako ay hindi papayag sa plano mo, Agent Uno. Pagtutol din ni Officer 00 na kasama nila ngayon sa pagtitipon. Napatingin siya sa kanyang mga kasama at baka sa mga mukha nito ang pagtutol sa sinabing plano. Huminga muna siya ng malalim at tinignan ang mga ito. Yun na lang ang tanging paraan na naisip kong gawin para tuluyan na nating mawakasan ang mga sindikatong yun. May lead na tayo, Uno. Kailangan na lang natin. Matagal na tayong may lead, Primo. Ngunit mas lalo lang napapatagal ang pagpuksa natin sa kanila kung palagi na lang tayo maghihintay. How long will it still take us, Primo? Napatingin siya kay Officer 00. Ayoko nang may iba pang makaranas ng hirap na napagdaanan ko mula sa mga kamay nila. Ayoko nang may buhay pa na mawala ng saysay. Isa-isa niyang tiningnan ang mga kasama. Pakiusap, hayaan niyo na akong gawin to. Alam kong delikado. Ngunit may tiwala rin ako sa inyo. Kaya't sana pagkatiwalaan niyo rin ako. Nagtagumpay tayo, Uno. Nagtagumpay ang mga plano mo. Sambit ni Primo habang inaalala kung paanong naging planado ang lahat ng mga galaw nila, lalong-lalo na ni Uno. Mula nung gabing nagpunta ito ng bar, ay planchado na ito. Uno! Hiyaw ni Primo nang makitang gumagalaw ang mga mata nito. Salamat at gising ka na. Masayang sambit ni Primo at hinawakan ang mga kamay nito. Primo? Akala ko iiwan mo na ako. Hindi mo alam ang takot ko nung makita kang walang malay sa loob ng kwartong yun. Nginitian niya ang binata at marahang hinaplos ang pisngi nito. Salamat, Primo. You did it, Uno. Mission accomplished. Nakangiting wika ni Primo sa dalaga. 6 years later, Emily, that's not how you use it. Saad ng batang si Ashton sa nakababatang kapatid. Kinuha niya mula rito ang baril at ipinakita kung paano ito gamitin. Before you're going to shoot, you have to pull the trigger first. Bago tuluyang mahila ni Ashton ang trigger, ay patakbong lumapit sa kanilang kanilang ina. Ashton, don't play with that. Agad niyang kinuha ang baril mula sa anak. But mama, it's just a toy gun. Natatawang saad ng bata sa kanya. Tila nakahinga ng maluwag si Layla sa sinabi ng anak. Binalik niya naman dito ang laruan at tagpunta ito sa gitna ng playground sa sarili nilang tahanan. Hayaan mo maglaro ang mga anak natin, love. Wika ng lalaking kararating lang. Malay mo, sila na rin ang susunod na top agents. Nakangisipan itong sabi sa kanya. Napaismid naman sa kanya ang asawa. Hinapit niya ito sa bewang at ginawaran ng mabilis na halik. Primo! Natatawang saad ni Layla at pabiru itong hinampas sa dibdib. Bukas ay papupuntahin daw tayo ni Tanda sa opisina. Bagong misyon na naman? Malungkot, ngunit medyo excited, natanong ni Uno sa asawa na tinanguan naman ang huli. Pero bago yun, exercise muna tayo. Mapanukso nitong saad habang nagtaas baba ang kilay. Ewan ko sa'yo, Primo. Patawa-tawang sambit niya at nabigla nang biglang siniil siya ng halik ng asawa. Napakapit naman siya sa liig nito at mas pinalalim ang kanilang halikan. Matapos ay bumulong si Primo sa kanyang tenga na nagpatindig sa kanyang balahibo. Tara, mag-exercise tayo. Napahagigik na lang si Layla sa sinabi ng kanyang Dearest friends and avid listeners, don't forget to like our videos and subscribe to our channel for more wonderful stories. Mula sa aming main channel, Randall Tagalog Love Stories, and for our second channel, Miss R Stories, lubos po naming pinasasalamatan ang inyong suporta at pagtangkilik sa aming mga likang istorya.
Ingat po kayong lahat and have a good day everyone. Paalam!